natin. Ito naman pong nakita nyo sa video, bakit po yan sinira? Magandang araw ulit for another video. Usapan natin ngayon about mufflers kasi napakalaking discussion ng about mufflers o modified mufflers. Na, sir, nanghuhuli pa ba kayo ng muffler? Kasi wala na tayong video ng katanungan ni Sir Renan Mamintas. Sir, pila man di ay ang pasado? Dati is 115, just by Senator Wayne Gatchalian. Senate Bill number 1195. So ito yung na-revise nila kasi nga from 115, pinababaan nila ngayon ng 99 decibel. So pag lumagpas ka ng 99 decibel, so ayun, matatawag na natin siyang modified muffler. Ano ba yung mga modified mufflers? Sa section 1, nakalagay dito sa FPS, modified muffler refers to a device attached to a motor vehicle in which a sound booster and other sound imitating device is installed in order to increase noise and for other purposes. Ay, hindi naman natin pinagbabawalan na pagandahin yung motor mga kasiko, pero dapat sumunod pa rin tayo dun sa required na decibel. Kaya nai-issuehan kayo ng modified kung lagpas ng 99 decibel yung motor nyo. Meron din katanungan si Sir Wakwako. Huwag bawalan ng mamaligya ana para wala na'y magamit. Magbalik-balik lagi hapon, dili day mahimo. Meron kasi tayo tinatawag dito na exception. Nakalagay po yan dito sa section 7. Motor vehicle not utilized for transport of goods and people. So, ibig sabihin po yan, yung motor na nakaatas dyan, hindi ginagamit sa pang-delay use, sa mga namamasahero, but are merely used for sport competition. Yan na nga ano, sa mga comment natin, pinapaintindi natin na minsan ginagamit ito sa mga race, yung mga legal race, no? Pwede naman gamitin yung mga ganyan, kaya naman nagbibenta sa tindahan. At yung sumunod naman is motor shows and similar endeavors are hereby exempted from this act. So, makikita nyo naman sa mga motor show, ginagamit yung mga ganyan na maingay. Pero, tulad nga sinasabi natin, kung pang motor show lang, wag natin gagamitin sa kalsada. So, kung motor show lang, display lang yan. Pero pag ginamit mo na yan mga kasikop, sa pang-daily use mo, sa pagbabiyahe mo, tapos naka-attach yung maingay na tambutso mo, so yun doon na napapasok yung tinatawag natin yung modified muffler, kaya nahuhuli kayo. Lalong-lalo na pag bumagsak kayo sa 99 decibel. Kita natin yung video na nag-request yung enforcer sa atin na sukatin yung tambutso. Nay, LPA mana? Wala, sir. Oh, evolution gamay. Half throttle. Pero may mga tamang pagsukat yung mga sikop, no? The sound level of the motor vehicle for exhaust muffler shall not exceed 99 decibel. The engine of 2,000 to 2,500. So, 0.5 lang po yung layo niya. Hindi na po natin kailangan palayuan ng 1 meter. Ito po yung revise nila, no? At the same height of the exhaust outlet, 45 degrees angle to the exhaust center. Kailangan mong distansya ng 45 degrees para malaman din natin yung mga proper way ng paggamit ng dB meters. Ito namang pangalawang video natin ng mga sikop, i-explain din natin mga kasikop, no? Tiga sa mga? Dere na, sir. Dere, pagkating lang ako, sir. Start na ako kay Taya, mga kanyanay ba? Kanina, akong kalinti. Dere, ganun, tumuyo na. Dere, ito. Dere na, nadakpan naman. Huwag ka itong na-silencer daan, may problema. Pero kay kita, nadakpan mga kapag walay silencer. Ikadokro ka naman, kaya hindi sakit. Nagpidokdok. Ikadol. Okay na. So ayun mga kasikop, no, nakita nyo naman yung video natin. Mga nagko-comment dyan bakit daw tinanggal yung tambutso na pwede naman tikitan lang. So ayun, meron po tayong ordinance at meron po tayong batas dito sa 4136 na pag nahuli po kayo ng mga ganyang tambutso, katulad din po ng mga wangwang o mga blinker, yun po, kinukumpiskit po talaga yan in favor with the government. May mga nahuhuli tayo, ang proper way talaga is dinadala natin sa police station yung motor at doon dapat palitan ng tambutso. Yun po yung pinaka proper way. We give consideration, tulad nga ng sinasabi ko, every rules has its exemption at consideration. So, nasa amin na po yan, yung mga enforcer. Yung may-ari po is taga dyan lang with that barangay, no? Nakiusap lang siya. Malapit lang din sa shop, kakilala din yung sa shop. So, sir, pwede bang dyan ko na lang sa shop palitan yung tambutso, tapos kunin ko yung tambutso ko, tapos dyan na lang tanggalin at yung tambutso na lang ang i-confiscate. May lisensya naman, may reso naman. So, ayun, pinayagan natin. Ito naman pong nakita nyo sa video, bakit po yan sinira?
So ayun, with the consent naman po yan sa may-ari. Tinatanong po natin yung may-ari. So sir, gusto nyo po bang sirain yan kasi para hindi na magamit? So ayun, pinupukpok nila o pinupukpok nila sa kanilang kasama. Kinukumpiskit natin yan, kinukulikta natin yung mga maingay na tamutso. Pag maraming nang naipon, may time kami na pinapadaanan yan ng pison. So ayun po yung ordinance ng city, yun po yung sinusunod namin, yun po yung ini-implement natin. Hindi po bawal bumili ng mga nagugustuhan yung tambutso. Pero dapat po, meron pong silencer o yung pasado po sa 99 decibel, hindi po bawal yan. Gamitin nyo kung gusto nyo gamitin. Basta po, pasado sa decibel na required ng ating batas. May mga nagtatanong din po, no, kung ayun, kinalkal na yung mga stock nilang ang tambutso. So ayun, kung kinalkal nyo po yung tambutso nyo, tapos bumagsak po siya 99 decibel, so, ang ibig sabihin po niya is modified na po yung tambutso rin nyo. Kung wala pong tambutso yung motor nyo, every motor vehicle propelled by an internal combustion engine shall be equipped with a muffler. So, kailangan na kailangan po tayong may muffler. And whenever said motor vehicle passes through a street of any city, municipality, or thickly populated district or barrio, the muffler shall not be cut off. So, bawal po talagang tanggalin yan or disconnected. So bawal putulin, bawal tanggalin. Para hindi, para naman hindi masayang yung pera na pinangbili nila sa mga tambutso na ginusto nila. So ayun mga sikop, magandang araw, God bless po.